buhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia, Panginoon ang nagpirang sa tinugos niyang bayan. Nagpupuri mga inirang masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesus Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daan patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Ethiopeng yunuko, siya ang tagapamahala ng lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyan, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng yunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang yunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng yunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig.
May tubig dito, sabi ng yunoko. Ako ba'y hindi pa maaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng yunoko ang karuwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaaho nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng yunoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos. Inyong iparinig papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya pinayaan. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos. At sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pagkain dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman.
ang mabuting balita ng Panginoon. Binupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lang. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo, pakisabi magandang umaga. Pakicheck po kung buhay pa. May tanong po ako. Kapag tayo ay nagugutom, saan tayo tumatakbo? Sa Jollibee daw. Kadalasan po kapag tayo ay nagugutom, tayo ay nasa tahanan, ang isang tatakbuhan natin, syempre, ay ang kusina. Kusina. Kaya naman, mag-order tayo sa Grab. Lalabas tayo, bibili tayo sa tindahan. Meron, alam natin, yung ating tatakbuhan kapag yung tiyan natin ay kumakalam, nakakaranas ng gutom. Kapag sa buhay, nakakaranas din tayo ng mas malalim na gutom kaysa sa gutom sa tiyan. At nawa, kapag nakakaranas tayo ng mas malalim na gutom, alam din nawa natin kung saan tayo tatakbo. At kapag yung buhay na, yung ating kalooban, yung ating mga puso, ang naghahanap ng magpupuno dito, nawa malaman natin na ang tatakbuhan natin ay ang ating Panginoong Hesus Nazareno, lalo na sa Eucharistia. At nawa yung ating paglapit sa Kanya, yung ating pagtanggap sa Kanya, tunay na matanggap natin upang tunay na tayo ay mabusog. Pinapaalala po sa atin ng Ebanghelyo ngayon at nitong mga nakaraang araw na may dalawang tinapay na mahalaga sa ating mga buhay. Yung tinapay na bumubusog sa ating tiyan at yung tinapay na si Jesus Nazareno na matatagpuan natin sa Eucharistia. Kung yung tinapay na nagbubusog sa ating tiyan, itinatawid tayo sa pang-araw-araw. Yung tinapay ng ating Panginoong Jesus Nazareno, yung tinapay ng kanyang buhay, yun naman yung magtatawid sa atin mula dito sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga. Napakahalaga ng Eucharistia para sa ating lahat. Dahil hindi lang ito tutulong sa atin sa pang-araw-araw. Ito yung magiging paraan natin para makatawid tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nawa, kung paano tayo naghahanap ng pagkaing makakapagpunan ng ating mga gutom, ganun din nawa natin hanapin yung ating Panginoon sa Eucharistia sa bawat araw ng ating mga buhay. Dahil yung kanyang laman, yung kanyang ibinibigay na buhay, napakahalaga para sa atin dito sa mundong ito, patungo sa kabilang mundo. Meron po akong kwento. Nung nasa ibang parokya pa po ako, merong isang beses patapos ang isang misa, meron pong lumapit sa akin, hindi pa po ako pari noon. Ang sabi niya, "Brother, galing ako sa kulungan." Medyo natakot po ako. Tapos bigla siyang nagkwento, sabi niya, "Alam niyo po, brother, matapos kong makalaya sa kulungan, ang una ko po talagang pinuntahan ay ang simbahan na ito. Humihingi po ako ng pasasalamat sa Diyos. Humihingi din ako ng lakas sa Diyos. At patuloy ko pong nararanasan sa pamamagitan ng pagdalo sa Eucharistia. Kaya paulit-ulit po akong bumabalik, lalo na sa mga panahon na nahihirapan po ako ngayong nakalaya na po ako." Bakit daw siya nahihirapan? Kasi yung tingin ng ibang tao sa kanya ay mababa pa rin. Tingin ng ibang tao sa kanya ay masama pa rin. Kaya ang paulit-ulit niyang binabalikan para kumuha ng lakas at ng pag-asa ay yung ating Panginoon sa pamamagitan ng pagmimisa. Isa pa pong kwento, alam niyo po, tuwing Webes ng umaga, ang ating parokya, ang Quiapo Church, ay nagpapakain
sa mga kapatid nating nakatira sa lansangan. Bukod sa pagbibigay ng pagkain na makakapagbusog sa kanilang tiyan, nagbabahagi rin tayo ng tungkol sa pananampalataya sa kanila. At matapos ang ilang linggo, ngayon po pang 54th Thursday na po natin. Nung nakaraang buwan, may isa pong tumatanggap ng mga pagkain. Isa sa mga tumatanggap ng pagkain ang lumapit sa akin. Nagpapasalamat din siya dahil pinapakain natin sila linggo-linggo at bukod daw doon ay nakakarinig sila ng tungkol sa pananampalataya. Nakakadalo ng misa kung minsan nakakarinig ng tungkol sa pananampalataya. Ang sabi po niya sa akin nung isang beses, Father, ayoko na po ng buhay ko dati. Nagsisisi na po ako. Maraming salamat po dahil tinutulungan niyo kami. Hindi lang sa makakain namin linggo-linggo, ngunit pati sa pagbabahagi ninyo ng pananampalataya, sa pagpapakilala niyo sa amin ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Kung titingnan po natin mga minamahal kong mga kapatid, yung dalawang kwento ng buhay na iyon ay binigyan ng bagong buhay ng ating poong Jesus Nazareno sa paraan ng kanilang paglapit sa Kanya, pagdalo sa Kanyang pagdiriwang ng Eucharistia, pakikinig sa Kanyang salita. Yung ating Panginoon, sa ngayon pa lamang, binigyan na sila ng bagong buhay, ng buhay na magdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. Anong mahalagang ginawa nila? Patuloy na nakaisa, patuloy na nakinig, patuloy na tumatanggap sa ating Panginoon. At sa pamamagitan noon, nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng lakas, nagkakaroon ng bagong inspirasyon yung kanilang mga buhay. Nakita nila yung dati nilang pagkakamali at dahil sa patuloy nilang pakikiisa at pakikiharap sa ating Panginoon, patuloy nilang ninanais yung mabuti na sa kanilang mga buhay at gusto na nilang iwanan yung dati nilang mga pagkakamali. Nawa mga minamahal kong mga kapatid, katulad ng ating mga kwento sa araw na ito, patuloy nawa nating matanggap yung ating Panginoon, lalo na sa pagmimisa. Mapakinggan yung kanyang salita na magbibigay ng direksyon sa ating mga buhay. Patuloy na tanggapin yung kanyang katawan, yung kanyang laman na magbibigay sa atin ng lakas. At nawa yung ating patuloy na pakikiisa dito, patuloy tayong baguhin, patuloy tayong tulungang maging tapat, at patuloy tayong maitawid sa ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Patuloy nawa itong magbigay sa atin ng buhay at inspirasyon sa ngayon pa lamang sa ating mga buhay. May huli po akong tanong. Sino po sa atin ang sumasakay sa jeep? Lahat po sa atin, ano po? Di ba po sa jeep, kadalasan merong marker sa harapan kung saan papunta. Makikita din natin sa gilid kung saan ang ruta. At kung minsan may sumisigaw pang mga barker para sabihin kung saan papunta yung jeep. Isang araw po, sa may Sampaloc, sa may Plaza Noli, meron pong sakayan pa Quiapo. Sumakay po ako doon. Nung pagkasakay ko, nasa jeep, nasa harapan, papuntang Quiapo. Nakasulat sa gilid, papuntang Quiapo. At may sumisigaw pa, Quiapo, Quiapo, Quiapo. Tapos bigla pong may lumapit na gustong sumakay din ng jeep. Alam niya po ang tanong niya. Ang tanong po noon, sa Quiapo ho ba? Kung mapapansin po ninyo, isinisigaw na, nakasulat na, kung minsan nahihirapan pa rin tayong maniwala at magtiwala. Nakasulat na, isinisigaw na, nahihirapan pa rin tayo kung minsan na maniwala at magtiwala. Sasabihin ko po sa inyo, yung daan patungo sa kaligtasan, nakasulat na.
at patuloy na isinisigaw sa atin. Nawa, bawasan na po natin yung pagdududa. Nawa, paniwalaan natin yung salita ng Panginoon, yung boses ng Panginoon na araw-araw sumisigaw sa atin para lamang magabayan tayo papunta sa patutunguhan ng ating buhay na ninanais ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya sa atin, pagbubukas ng sarili, pagtitiwala sa mga salita ng ating Panginoon, pagtanggap sa Kanyang laman na ating matatagpuan sa Eucharistia. Ito pong mga bagay na ito, ang mga paraan para tayo ay magkaroon ng mas magandang buhay sa ngayon pa lamang. At ito po yung paraan para yung buhay natin mula dito sa mundong ito ay tunay na maitawid patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng Kanyang puso ay isinugo ang Kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eucharistia na may pagpapahalaga, naway palalimin natin ang pag-ibig sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ang kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pinupuri kita po sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di mahuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Unan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sinagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ng Kristo at isubog at sibibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Kristo'y inihain na. Pamaskong mamuto pa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na. Pamaskong maamuto pa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, nais ko lang pong ipakilala ang kasama ko pong pari ngayon dito sa ating pagmimisa, si Father Francis Madarang ng Diocese of Antipolo, Parish Priest ng San Jose Manggagawa sa Montalban, Rizal. Siya po ay isa sa mga naging kuya ko nung nag-aaral pa po ako sa seminaryo at maligaya po ako na makasama siya ngayon sa ating pagmimisa. Palakpakan po natin si Father Francis at ang kanyang mga kasama. Susundin po nila ang ating mahal na poong Jesus Nazareno para ang ating mahal na poon ay dumalaw sa kanilang parokya sa Montalban, Rizal. Father Francis, welcome po sa Quiapo. Ayan po. At katulad po nung nasabi ko kanina, tuwing Webes ng umaga po, ang programa ng ating parokya ay pagpapakain sa mga kapatid nating nasa lansangan. Nawa, ang aking pong paanyaya ay patuloy niyo kaming ipagdasal para patuloy na dumami yung tumutulong sa amin at patuloy na magbigay ng suporta sa abot ng ating makakaya upang maipagpatuloy natin yung programa na nakakapagbusog ng tiyan sa mga kapatid nating nagugutom, hindi lang ng tiyan, pati ng buhay pananampalataya. At nawa,
yung ating buhay din sa pananampalataya ay patuloy na mapalago, mapalalim ng ating patuloy na pakikiisa sa Eucharistia, sa pag-aalay ng Diyos, ng Jesus Nazareno, ng Kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinduho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,